Isa sa mga requirements kung kayo ay magpapakasal ay ang Certificate of No Marriage Record or CENOMAR. Mabuti na lang at dumadami na rin ang serbisyo na pwede nating gawin online. At sa video na ito ay tuturo ko naman sa inyo kung papaano kumuha ng CENOMAR online. Step 1. Sa inyong internet browser, pumunta lang sa https://www.psaserbilis.com.ph. At pag nagload na ang website, sa gitna ng page, pindutin lang ang click here to request now. Sa susunod na page ng website, i-click lang ang I accept sa terms and conditions. Step 2. Fill upan lang ang contact and delivery information, kung kanino at kung saan ipapadala ang dokumento. Tandaan kung sino lang ang pwedeng kumuha ng dokumentong ito. Una, ang may-ari ng dokumento. Pangalawa, magulang, direct descendants tulad ng anak na sa legal na edad, apo na nasa legal na edad at guardian na may mga legal na katibayan. Kung ang papadalahan ay isa sa mga ito, kumpletuhin lamang ang sumusunod na impormasyon sa form. Una, pangalan ng requester. Pangalawa, kumpletong address kung saan ipapadala. Pangatlo, contact number tulad ng cellphone or landline number at ang inyong email address. Pwede mo ring liban ang mga ibang impormasyon kung hindi naman kinakailangan. Pagkatapos, i-click lang ang next sa baba ng form. At ngayon, suriin ng mabuti kung tamang impormasyon na inyong nilagay. Pwede itong baguhin kung kinakailangan. I-click ang confirm kung ito ay tama. Sa susunod na page, piliin lang ang CENOMAR. At tandaan, ang CENOMAR ay valid lang sa loob ng 6 na buwan. At dapat nakakuha ka na nito bago makapag-file ng marriage license sa inyong munisipyo. Pagkatapos nun, i-click lang ang next. Pag nag-load na ang page, piliin kung ilang kopya ang iyong kailangan. Depende sa kopya, magbabago din ang halaga ng inyong babayaran. At sa form na ito, ilagay ang sumusunod. Una, totoong pangalan. Kung ikaw ay babae, ilagay ang iyong pangalan nung ikaw ay pinanganak o pagkadalaga. Piliin ang kasarian or sex. Tapos ilagay ang iyong place of birth o kung saan ka ay pinanganak. Ang date of birth or petsa kung kailan ka ipinanganak, ang pangalan ng iyong tatay or father's name, at pangalan ng iyong nanay nung pagkadalaga o mother's name. Ilagay ang purpose o dahilan kung bakit ka kumukuha ng dokumentong ito at kung ano ang iyong relasyon sa may-ari ng dokumento. Pagkatapos nun, i-click lang ang save. Suriin mabuti kung tamang impormasyon na iyong nilagay. Pwede itong baguhin kung kinakailangan. I-click ang confirm kung ito ay tama. Sa susunod na page, makikita mo kung magkano ang iyong babayaran. I-click lang ang submit kung tama ito. At ngayon, sa acknowledgement page, iyong makikita ang batch request number at ang request reference number. Kailangan mo ang batch request number kung higit sa isang dokumento ang inyong ni-request. Ang request reference number naman ay ang individual na reference number sa bawat dokumentong ni-request mo. At kung isa lang naman na dokumento ang inyong na-request, pwede mong gamitin alin sa dalawa. Ngayon, step 3. Payment or kung papaano mababayaran ito. Pwedeng bayaran ang mga dokumento na inyong na-request sa mga sumusunod na payment channel. Una, pwedeng bayaran ito gamit ang inyong credit card. Pangalawa, pwedeng magbayad sa bayad center. Pangatlo, magbayad sa bank partners tulad ng BDO at Union Bank. Kung ikaw ay magbabayad sa bayad center, sa BDO or sa Union Bank, kinakailangan mong magprint ng 2 kopya ng acknowledgement form at ibigay ito sa counter para magbayad. Kung ikaw ay nakapagbayad na, pwede mo nang i-track ang inyong request. Bumalik lang sa website at i-type ang batch request number or ang request reference number sa box na ito ng website at i-click and go. At dito mo makikita kung nakita na or available na ang dokumento na inyong ni-request. Posibleng makita or ma-deliver ang inyong dokumento sa loob ng 3 araw hanggang 1 buwan kung ikaw ay nasa loob ng bansa. At kung ikaw naman ay nasa labas ng bansa, pwedeng umabot ito ng 6 na linggo hanggang 3 buwan. At kung available na or i-deliver na sa inyo ang dokumento, makakatanggap ka ng email na naglalaman ng courier tracking number at pwede mong ma-check ang status nito sa website ng courier.
At kung ikaw ay may iba pang katanungan, pwedeng mag-email sa info@psaserbilis.com.ph. At para pa sa mga ibang video na katulad nito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat at magandang araw. Bye-bye!